nasa family. Maganda naman yung nangyari. And I like to, ano, nasa si Kim Jr. What's happening to your daddy? Nagpaka-broadcast pa kayo? Nagpaka-broadcast pa kayo? Regular lang yun. Ano? Sagot yung answer. So, tigil lang ang broadcast ninyo. How about your internet still active? No. Kasi malingan na po. Ha? And what's the impact that you're not using it, the broadcast already? Pating. No? Sabi ka nga kay Simon. Ah, hindi na. Tingin, labas-labas. So, sige. Simon, Simon. Kung kaya nyo kausapin ang papa ninyo. Pa, Simon. At kailangan magkaroon kayo ng tinatawag patawin na... Patawin ko siya dyan kasi nagugulo na ako dito. Makilig. Rita, naisindihan nyo. Ano? Pating na mo. Ah, hanggang dito lang kaya kong sabihin sa inyo. Nakita niya ng letter S dyan. Magkano kayo, mag-usap kayo sa papa ninyo. Pa, letter S ni, bakit James sa sulat mo? Time slot na broadcast na tigda dalawang oras. Schedule ka. May panahon na talaga mabait kayo, di ba? Kaya may panahon na talaga mabait kayo. Hindi ko naman kinatawing kayo yung mabait. So, ganito ang gagawin yung dalawa kayong kausap. Sabi mo na sa Ate Jera mo hanggang di pa sa atin. Matawag ka na rin. Humingi kayo mamaya pag-uwi ng time slot sa papalit. Pag sumama kayo dito rin, makikinig kayo. Kayo, nagbo-broadcast kayo ng at least at mo. Siya naman ang nag-umpisa niya eh. Sige nga, hindi yung kanina. Kung ayaw niya ng kalumbantay, at malinaw, ang sinasabi kong ito, tatandaan nyo, pwedeng mangyari sa inyo mga susunod na araw. Kasi kailangan mag-move-on tayo. So itong experience na to, itong mga nangyayari ito, pwedeng mangyari. Kumapya ka na yung alam mo. Shirley, tatandaan nyo ha, itong nagaganap to, salamin ng pwede na tayo kumabante, pero maraming pala tayo ng kaaway. Nakita nyo? So, ganito ang dalawang gagawin nyo. Ganyan muna. Kung hindi kayo ng time slot ng mga tig-dalawang oras, tig-dalawa, that's already 6 hours. Then, text lang kayo po ituyang menan nyo kung ano yung available time para mapili yung blanco. Naintindihan nyo ako. Magamit yung internet nyo. Nag-buy kayo kanina, no? Nag-buy kayo, kasi. Para magtuloy-tuloy yung broadcast nyo. Kahit sa inyo na muna. Ituloy nyo. Ngayon, kung brother pa doon, magkausap sila, then tutuloy natin na makakonekta ulit doon sa Wi-Fi. Okay? So, ito ay encouragements, mga encouragements. Ituloy nyo nga pa, pwede po ba kami mag-broadcast? May promise po namin na hindi namin gagamitin sa world, hindi kundi mag-broadcast kami. Ganun lang. Tingin nyo to sa Panginoon, at least kayo naman, kahit minsan hindi kayo sobrang bait. Hindi isip nyo pa rin yung maglingkod sa Diyos, di ba? Erika, di ba? O, i-maintain mo lang kahit for 2 hours. Para sa yun ang kinakopya mo yung sa taas, so, oh. Isunod mo na dito, isunod mo na. Hindi ko sinasabi na kung maglagay-lagay siya. Lagyan mo na ito ng E, lagyan mo na ito ng E. I-maintain ninyo kahit for these 2 hours lamang. Kasunod niya. Magawa niyo yung gusto ng Diyos. Bilisan mo, hampasin na kita ng kanila. Bilisan mo, ha? Ano lang, mababalat sila ng konti. Time goes by, mangyayari sa inyo. Ano yung nasa taas? Unti-unti mawawala yung inyong kahinaan na ganyan. I-maintain nyo lang. Hindi ka nakikinig. So, ito ang gawin nyo. Gusto mo, makinig ka o ano. Hindi ka dalawang oras, si Jera, dalawang oras din. Isa mo. Yan na ikaw. Makikinig ka, wala ka. Oh, wala naman akong napapalasa. Wala ka naintindihan. Ituloy nyo sa Panginoon. Kung baka parang humihinga, hindi porke galit ka sa mundo, ano kaya may problema ka, hindi na ano kumihinga. Anong letter na? Titiisin ko lang isang ano nakalagay doon? Anong nakalagay doon? Pag uwi mo, huwag ka matuturo kasi mayroon tapos sa sulat mo. Bilang panganay sa magkakapatid, meron akong isang suggestion sa iyong mga kaya. Kasi gagawin ko ito ngayon sa mga bata. Kung makaroon kayo ng broadband na 600, pila? 99. Ratio and proportion mula sa panganay mababa. Pwedeng paghati-hatian ang monthly billing niyan. Magagamit niyo siya whatever ah. Parang gano'n na kailangan. Ano. Siyempre ito, as per bere yung sa panalamang decision. Ituro mo nga sa akin sa inyong kinokopya mo. Nalala ko na totoo, nagdadalawang bomba na sa taas, ayun o, sa taas, ayun. Ang gagawin nyo, hati-hati kayo, bahala kayo, kung paano ito kukuhan. Tapos, makipag-connecta kayo kay Brad Benan para mapili itong bakante ng 24 letter C, di ba? Lumalaki ang ministry. Tingnan mo ito yan. Gusto kong kayong niya, no? Pinapakopya ko rin. May pangangapiran. Ayan. Nakapagsalita ako, ayan. Kaya ang sinasabi ito. Pag hindi mo yan nakopya ng maayos mandala. Nagagawa ko yan din sa pagmamalaki.
ginagawa ko kasi kaya gusto ko kayo ma-encourage. Kaya yung mas gumawa ng nakikita mas malaki sa taas, bilisan mo. Kayo sa maliit. Let's say, halimbawa ito. Sana. Yung 24/7 natin na broadcast, kung halimbawa si Stan J. Si Stan J. Ito. So, dalawa na kayo. Mabilisan mo, hindi ko makita. Kaya ulit si Brother Eric. Brother Eric, dito, baka pwede kahit makishare na lang kami sa pambayad niya. Corporation tayo dyan sa binabayaran. Para tuloy-tuloy. So, I hope na itindihan mo what I mean na. Tumatakbo yan na nagagamit. Alalayan mo rin yung anak ni Brother Eric. Simon, turo mo sa kanya yung ano, house chores. Turo mo sa kanya. Alam mo, ayun oh, totoo yan. May mga damdamin tayo minsan na English tayo. Lapitan mo nga. Ano mangyari sa kanila? Huwag natin i-maintain. Tuturo niya. Tingnan mo ha. Tingnan mo yung tuturo niya. Yan ha. Yan. Bilisan mo. Bilisan mo. Maraming nadadamage pag yung damdamin natin. Bilisan mo. Tingnan mo ba? So ito, halimbawa ganito, si Sister Jet, tatlo sila. Mula sa kanya, kay Piling, mo? Turo mo nga ulit. Turo mo ulit. Ituro mo. Mula kay J, kay Piling, tapos kay Dodoy. Tingnan mo yung ituturo niya. Huwag kang tumingin ko saan sa atin. Isang mo. Pagising mo, Sister J, ng hindi, Papa. Turo mo muna sa inyo. Araw, broadcast ka na bago kang kumalis ka. Let's say, tumising ka na sa inyo. To 5. O, di sa'yo yung time slot na yan. Turo mo nga sa kanya. Ka lang, at nasulat niya nga yung buo, hindi niya alam yung katabi. Turo mo ulit na. Nakita mo? Alam mo, puro bunga nga na yung naririnig dito sa atin. Nakapakasarpa na. Bahagi ng ministry yan, tanda nyo. Na ako. Para kung nilalakihan mo yung sinulit. Bilisan mo, saan ka nakatingin. So, sisira itong camera sa akin. Siyempre, hindi na ibigay. Bilisan mo, ha? So, lahat kayo may bahagi sa halaga 699. Eh, nagkatamig nyo rin sa pag-share. Hindi pa siya marunong mag-spelling. Then, may time na pwede kayo mag-sharing. Papasok kayo dun sa Berean. Tingnan mo ituturo niya. Ito naman, personal lago nyo to. Bilisan mo, bilisan mo. Berean people at saka yung progressive. Bilisan mo, ha? Progressive. Ah, yun. Nangigigil na ako kayo. Malapit na kitang kalag-kalag sa labas. Parang nung nag-umpisa ako na ma-convert. Meron ka ng house eh. Letter C na oh. Inaabot ako ng alas 4 na umaga. Minsan alas 7 na pala ng umaga. Nag-share sa ako na may kipag-sharing. Dahil bibilugan ko ah. Pag hindi pag na kaya, kapag so, yung taswiran natin na busy ako, may isang trabaho ko. Hindi siya totoo. Pag ikaw ay mayroong revival, mararamdaman mo, malilimutan ko yung agot. Magkakaroon kayo ng tinatawag na inspiration. Nakikita nyo. Then ito ang mangyayari, to begin with that, ito pa lamang. Isang panuntun, isang ano na ito, para COVID-19, mabanakan ka na kakita. Lord, gusto ko magbayad sa inyo na legal labor. Yes. At ito, bibigyan ka niya actually ng maliit na ano. Sa akin, gusto kong sabihin sa iyo, talaga, ayaw niya. Si Benedict, ayaw niya. Marami akong pinabayaran. Dami suka, papagawa pa mong ganito. Hindi, basta babayad ka. Hindi, masya lang eh. Naglo-load din siya minsan mag-internet ng 50 pesos, isang araw. Dami lang. Samantalang ito kung tulong-tulong, Bakit letter S yan eh? Wala ka pang kung may naampun kayong kapatiran medyo mahina, sama nyo sa bahay, nandung kayo pang stay off ninyo, or kahit kay brother nyo, letter O. Ito yung kapalin nyo na mag-internet din, baka lumino pa ang matanyo din. Purin mo yung S dyan. Alam mo maraming paraan ang pwede gawin ng Diyos. Ang sabagay na, understood na Diyos yung business, trabaho, mas mahirap ang ekonomiya, mas stiff yung time, yung ating oras is one hour ng traffic, totoo lahat yan. Pero Diyos kaya kanyang bigyan ng oras ng para sa kanya. Ako, kupit-kupit na ng konti na oras sa Panginoon. So, dito ang ating panawagan sa Sister Shelly Hanso, tumulong pa kay Brother Padol. Isa mo yung pagsusulat mo. Sister, ano? Pidisan mo. Diyo, pasyalan nyo si Brother Eric. Kausapin nyo ng formal. Ah, lumipas ng dalawang linggo. Pilihan mo, Yed. Hindi ko siya makausap ngayon kasi ibang aming pag-uusapan. Hindi yan ang plano kong pag-usapan. Medyo mas detalye regarding dun sa pag-aampun ko sa alam niya. Ayaw ko nang imaging guro pa yan bagay na yan. Gusto ko magkakaroon sa mga bagay na hindi lang kami nag-aawin. Kaya naman, eh, ano lang siya yung pag-aawin ko sa mga bagay na ayaw niya.